Minsan may isang kwento tungkol sa isang tigre at tungkol sa isang matsing. At ang tigre at ang matsing ay nag-aaway. Pinag-aawayan nila ang kulay ng dahon. Sabi kasi ng matsing, ang kulay daw ng dahon ay asul. Pero sabi ng tigre, nagkakamali siya dahil ang kulay ng dahon ay berde. Walang tigil ang kanilang pag-aaway dahil pinipilit ng bawat isa na siya ang tama. Sabi ng matsing, asul ang kulay ng dahon. Sabi ng tigre, mali, berde. Hindi mo ba nakikita? Berde. Para matapos ang kanilang pag-aaway, pinagpasyahan nila na pumunta sila sa hari ng kagubatan, ang leon. At ang leon daw ang makakapagsabi kung ano ba talaga ang kulay ng dahon. Pagdating nila doon, nakita nilang leon, agad nang nagsalita itong matsing. Sabi niya, mahal na ari, ano po ba ang kulay ng dahon? Kasi po, sabi ng tigre, kulay berde. Eh ang totoo, kulay asul, hindi po ba? Sabihin niyo po sa amin, ano ang kulay ng dahon? At sumagot daw po ang leon, tama ka, matsing. Ang kulay ng dahon ay asul. O tingnan mo na, sabi po ng matsing, tama ako, mali ka. Eh nakakainis po ang tigring ito eh. Parusahan niyo nga po, sabi po ng matsing. At sumagot daw po ang leon, bilang parusa mo, sabi po niya sa tigre, ikaw ay hindi makakapagsalita sa loob ng 5 taon. Tumahimik ka. Huwag mong bubuksan ang bibig mo. Huwag kang magsasalita. Yan ang parusa mo. At napakasaya daw po ng matsing. Be, buti nga sa'yo, sabi po ng matsing. At masaya daw pong umalis itong matsing na naramdaman niya, panalo siya, tama siya. Nung naiwan po itong tigre, nalulungkot, tinanong niya ang leon, totoo ba na ang dahon ay asul? Alam mo naman na berde ang kulay ng dahon. Bakit sinabi mo kulay asul? Pagkatapos pinarusahan mo pa ako, ako yung tama. Sumagot po yung leon, sabi niya, pinaparusahan kita kasi pinatulan mo ang isang mangmang na hayop. I am punishing you because in all of your intelligence, courage, wisdom, you have argued with a foolish animal. Pagkatapos, inistorbo mo pa yung katahimikan ko. Pinarusahan kita para matuto ka na wag mong papatulan ang mga mangmang. Dahil kahit na anong gawin mo na makiaway, dahil mangmang yan, hindi ka pakikinggan. At ang mga mangmang, mayayabang. Remember, the arrogant, the foolish will never listen and try to understand. Ang aral ay, ang kamangmangan, nakikipag-away at nakikipagsigawan. Pero kung tunay kang marunong at matalino, ikaw ay mananatiling tahimik. Foolishness screams, but true wisdom and intelligence is silent. Kailan mo maririnig ang matalino at marunong? Hindi sa kanilang pagsasalita, kung hindi sa kanilang gawa. The wise and the intelligent are heard through their good actions. Kaya nga, kung gusto mong mapagbago ang isang tao, kung matalino ka, kung marunong ka, huwag mo siyang aawayin. Kundi, ipakita mo sa kanya kung ano ang totoo at mabuti. Anong ginawa ng Panginoon nung daw hindi siya pinapakinggan ng mga tao sa sinagoga? Gusto pa siyang patayin. Gusto siyang itulak sa bangin. The gospel said that Jesus just moved past them. Naglakad lang daw ang Panginoon. Diretso, nilampasan sila. Wala kang maririnig na salita galing sa kanya. Because the Lord knows He could
could not convince them through words. He already preached to them, and yet they did not listen. Anong magandang ginawa niya? Imbis na makipag-away, naglakad lang siya. Pinagpatuloy niya ang mission. Because the Lord knows, He will never convince them through words. Only through actions. Only through witnessing. At ganyan din po ang paalaala sa atin. Hindi mo mapapagbago ang ibang tao. Lalong-lalo na kung makikipag-away ka sa kanila. Lalong-lalo na makikipagsigawan ka. Lalong-lalo na kung makikipagdebate ka. Mananalo ka lang sa kanila kung ikaw ay tatahimik at may papakita mo sa pamumuhay ng banal at mabuti.